Meron tayo ditong hotdog, pero hindi po natin ito basta-basta ipiprito. Meron tayong recipe na gamit yung ating hotdog na masarap at napakasarap din na pang merienda, lalong-lalo na sa mga chikiting. Tara na at magluluto na tayo. Para po sa ating unang procedure ay meron po tayo ditong hotdog. Yung ating ginamit na hotdog dito ay yung ating chicken hotdog. Pero kahit anong klaseng hotdog ay pwedeng-pwede naman. Sadyang ito lang yung nabili ko. Sukat lang natin ng maliliit o yung maninipis yung ating hotdog. Kahit anong cut pwedeng-pwede dito, pwedeng pahaba, pwede din liitan mo, depende po yan sa inyo basta't mahiwa lang yan. Pwede din ko yung gumamit ng kahit anong hotdog, kahit anong brand. Depende po sa gusto nyong brand, pwedeng-pwede po dito. Ang ating ginamit nga pala dito ay yung ating chicken hotdog. So, gumamit lang tayo ng 5 piraso ng ating hotdog. Pagkatapos, set aside lang muna natin. And then, meron tayo ditong green and red bell pepper. So, hugasan lang muna natin siya ng maigi. And then, hiwain natin sa gitna and then tanggalin natin yung mga buto. And then, hihiwain lang natin siya ng maliliit. Ayan, ito yung magbibigay aroma at lasa sa ating recipe ngayon. Kaya kailangan natin itong ating bell pepper para pandagdag lasa at mandagdag aroma. Pagkatapos, set aside lang natin at sa green bell pepper na tayo. Ayan, dalawang kulay yung ating pinili dito, yung ating green at red bell pepper para medyo maging makulay yung ating recipe ngayon. And then meron po tayo ditong kamatis, siguraduhin lang natin na mahugasan natin ito ng maigi. And then hiwain lang natin siya ng maliliit tulad ng paghiwa ng ating bell pepper. So isang piraso lang ng ating kamatis ang ating nagamit dito. Pagkatapos meron tayo ditong white onion. Ayan, white onion yung ating ginamit dito para mas crunchy siya. At medyo may kamahalan din kasi naman yung ating red onion, kaya itong white onion yung ating binili dito. Pero kung wala naman kayong white onion, pwedeng-pwede naman tayo dun sa ating red onion. And then set aside lang muna natin siya. At meron tayo ditong kanin lamig. Kung wala kayong kanin lamig, pwede naman yung bagong saing ng kanin ay ilagay nyo muna sa ref ng 1 hour. And then ilagay na natin ito sa ating mixing bowl. Ayun, may langgam pa. At ilagay na natin yung ating mga hiniwang ingredients kanina. Meron tayo dito ang hotdog, white onion, bell pepper, ating tomatoes. Pagkatapos, option na lang ito. Maglalagay tayo ng ating mixed veggies. Konting-konti lang. Pero kung wala naman kayo nito, pwede naman hindi nyo naglagyan. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng ating sugar at konting ginisa mix lang. Optional lang din ito, maglalagay tayo ng liquid seasoning. Pero kung wala kayo nito, pwede naman soy sauce na lang yung gamitin o yung oyster sauce. Para mas lalong sumarap, maglalagay tayo ng ating cheese. Pero optional lang din ito, kung wala kayong cheese, ay pwede naman hindi nyo na lang lagyan. And then ilagay na natin yung ating 3 piraso ng ating buong itlog at 1/4 cup ng ating all-purpose flour para magsilbing binder lang ito dun sa ating mga ingredients. And then mix lang natin siya ng maigi para mag-combine yung ating mga inilagay dito na ingredients. Diba napakadaling gawin lang at meron ka ng ulam at meron ka na ding kanin. All in one na itong ating recipe. Ayan, set aside lang natin at ihanda na natin yung ating induction cooker. So, ilagay na din natin yung ating frying pan. Buksan na natin yung ating induction cooker. And then, mag-grease tayo dito ng konting oil lang para hindi ito dumikit. So, meron tayong dalawang way ng pagluluto ng ating recipe ngayon. Pwede natin itong i-pan fry
at pwede din natin itong i-bake. Para sa ating pagpa-pan fry, ilagay lang natin yung ating nahalo kanina ng mga ingredients. Pagkatapos ay flatten lang natin para ma-compress siya. And then tatakpan natin siya. Takpan lang natin and then yung ating apoy dito ay mahinang-mahinang apoy lang para hindi ay masunog agad yung ilalim nito. So lulutuin lang natin siya ng 15 to 20 minutes. So kung makikita nyo ay luto na after 15 minutes. And then isa-serve natin ito. Ayan, sa ating pangalawang way, pwede natin itong i-bake sa ating oven ng 10 to 15 minutes hanggang sa maluto na nga nito. Pero hindi ko na ito pinakita dito kasi madali lang naman yung pag-bake, diba? Para mas lalong sumarap, maglalagay tayo ng ating mayonnaise. And then, meron tayo ditong cheese whiz. Pero kung wala kayong cheese whiz, pwede naman ketchup na lang yung ilagay. Or kahit hindi naman yung lagyan, pwede din naman ito. Nakadepende pa rin po yan sa inyo. Pagkatapos, maglalagay tayo dito ng ating spring onions. Para mas presentable tingnan, lalagyan natin siya ng ating spring onions. Diba? Napakadaling gawin lang. Meron ka ng ulam, meron ka na ding kanin, all in one na sa isang napakasarap nating recipe. So ito na nga guys, napakadaling gawin lang. Hindi ko alam kung ano pwede natin itawag dito. Kayo na mag-isip, comment down below kung ano pwede natin itawag dito. So tara na at magtitikiman time tayo. So hiwain lang natin siya ng parang pizza. Ayan o, kung makikita nyo, lutong-luto talaga siya. Ayan, ang sarap. So titikman na natin siya. Actually guys, ito yung pinakamasarap na nagawa kong recipe. Sa paggagawa ko ng mga recipe, ito talaga yung pinakamasarap. Bukod sa napakadali pang gawin at napaka budget friendly. At hindi mo makakalaing naglagay tayo dito ng kanin. Ayan na nga guys, maraming salamat sa panonood. I hope ay meron kayo na naman natutunan dito sa ating napakasarap at kakaibang recipe. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. God bless and see you again.